Like a Hellcat. Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel guys. Ako nga pala si Casarino Vlog. At ito guys, dahil coding ako ngayon, dito ako ngayon sa baba. Bumaba lang ako. Pero paminsan-minsan tumatakbo pa rin ako. Yung mga hindi sinasakay ng mga kasama ko dyan sa taas. Yan ang terminal namin. Yan ang terminal namin. Yan sa dulo. Bali, sa ngayon, dito naman yung kalsada na sa palabas to. Dito ko ngayon sa labas guys. Minsan tumatakbo rin ako. Tumatakbo rin ako guys. Yung mga hindi nila sinasakay. Tumatakbo ko. Sa baba. Ay, wala naman akong gagawin sa bahay. Kaya ito ako dito sa baba. Baba ako. Ito lang yung ano yung binablog ko dati sa mga halaman. Ito yung mga halaman kasi nandito ko sa labas sa may kusada. Yan guys, yan. Yan yung binablog ko. Kasi nandito ko sa kalsada sa labas. Dito ako sa baba. Bumaba lang ako. Ito yung bahay na inuubahan namin guys. Ito yung pintuan. Nakapadlock lang guys. Simula nung magkasakit yung asawa ka. Asawa ko naging simpre. Naging dito na rival siya. Kaya sabi ko sa kanya, dahil siyempre hindi biro yung nangyari sa buhay mo, kaya nakasaraw yan guys. Pero pag once na medyo okay na talaga, pwede na namin buksan yan. Ito naman yung ano namin, yan naman yung tricycle ko sa kapil. Ito, habang naka-standby, dito muna tayo mag-standby guys. Okay. Wala naman tayo gagawin ng bahay. Dito lang tayo. Yung kalsada na ano pinaka main road namin to, ang kalsada to. Kaya dito kami naka-standby lagi pag minso. Kaya ako, wala akong ginagawa. Dito ko sa baba naka-standby. Kasi dito medyo makulimlim. Makulimlim dito. Doon kasi sa amin, sa taas, sobrang init, wala doon makakahuyan. Pero doon mayroon, kailang maraming nakaparking din doon. Ang mga sasakyan ng kapitbahay ko. Kaya ang ginagawa ko, pag once na mainit ang panahon, minsan nandito ko sa baba.
kasi dito ay maraming kahoy guys. Ito malilim dito. Ito. Yan guys, maraming kahoy yan. Ito yung pinagtambakan ng mga tayo nito. Mga bato. Yan. Ang ilipo naman yan dyan guys, pinaparking na ng mga rin ng lupa. Ayan yan guys. Oy. Ito guys, kaya bang nag-aantay tayo ng ano, hindi nila sasakay. Ako ang sasalo dito. Kaya sila magsasakay ng isang pasahero lang. Gawa nga na malakas ang gasolina, mga tricycle nila. Para ako. Ito sa akin. Medyo matipid to sa gasolina. Sayang din. 20 pesos din yun na nakakarampas. Kaya yung guys, makulimlim na naman ang panahon. Kaya nandito ako sa baba ngayon. Yung bahay namin doon lang sa taas guys. Sa taas lang bahay namin. Ito naman yung alaga na aso dito. Dito sa baba to, alaga na aso. Kasi makulit to eh. Ang ginagawa, nakatakip siya guys, nakatakip. Yan. Mahilig ko sa harot. Umabas na. Mahilig yan sa ano guys, sa harot. Marot yan yung aso na yan. Although alaga ng ano ko yan, mayroon ng yung manugang ko. Alaga yan. Kaya inaharot ko yan eh. Sa gula ito ginagaya. Ganun pa rin, pandemic, antabay pa rin tayo ang mangyayari man. Wala lang katahimikan ang buhay natin, puro na lang lockdown. Pagkakana ng mga nakakataas sa atin, kaya mismo sila nagtatalo-talo na. Hindi tuloy tayo nito mga kilos ng Mayo. Kaya guys, antay na natin mga susunod na kumanata kung anong mangyayari. Ngayon dito sa Manila, hindi secure na naman hanggang August 30-31. Yan ang nakalagay sa headlines ng galing sa IATA. Medyo mahigpit pa rin. Car ng ano ng pulis Muntinlupa
mobil noon, ang driver noon, ang nanay niya, waray ko, bayan din namin yung nanay ng pulis na yun, ang driver ng mobil park ng Lungsod ng Muntinlupa. Kaya dumaan binisita na naman yung kanyang mama nila. Guys, ito ganun pa rin ang buhay. Ang tabay pa rin tayo. Pasok tayo sa loob. Dito tayo sa loob na naman. Magmuni-muni na naman tayo. Wala pa rin yung ayuda. Matagal lang dumating ang ayuda, pero wala pa rin. Dahil dinaan sa GCash. Grabe yung mga pahirap talaga. Walang magawa sa buhay. Ang pera galing nasyonal, ipinadala sa local government. Ngayon ang ginawa, anikot-ikot yung tao, hindi pa pinapamimigay. Wala talaga. Maraming mahihirap, mas lalo pong pinahihirapan. Idinaan ninyo ng mano-mano yan, sana ay marami ng nabahagyan ng Lungsod ng Muntinlupa ang mga naka-registered na mga pangalan. Napakadami yan. Ngayon pag nagkamali ka, mag-register sa GCash, tapos ka, mawawala ang pangalan mo. Grabe itong mga tao na to. Hindi maintindihan kung anong purpose eh. Katulad yung dati, pinamahagi yan sa mga cabin ko, hindi tapos na. Eh ngayon eh. Kaya pala eh, puro kayong... Puro batikos ang ginagawa sa inyo eh. Grabe talaga. Napahirap na sa taong bayan. Naman kayo ganyan, marami kayong sinasagasaan, mahirap lang. So guys, maraming salamat sa muli sa inyong panonood. Nga pala si Casareno Rabi Vlog, huwag naman ninyo kalilimutan mag like, share, subscribe, tigit sa lahat, pakipindot naman yung notification bell. See you again, bye bye.